So, what is up mga ka-OSI? Nakauwi na tayo from Cebu at sa Biliran province din, nagpunta din tayo. So, napakasasarap ng pagkain doon mga ka-OSI. Tsaka sa Biliran province, napakaganda rin ang tanawin doon. Talagang okay na okay siya, yung mga beach, yung mga sigsag, lalo na yung sa TCH. Hindi lang ako nakapagmotor sa Cebu dahil medyo tight ang schedule natin doon mga ka-OSI. Hindi muna ako makakapag top speed ulit kasi high tide season ngayon. Araw-araw medyo alanganin yung oras ng high tide at malalalim yung high tide ngayon. So aabutin ako palagi, lulubog yung motor natin. Halos dito mga ka-OSI, halos kalahati ng CVT. So hindi natin isusugal yon. Sa ngayon, ang vlog ko ngayon ay garage vlogs muna tayo. So kung mapapansin nyo, marami kong vlogs about sa mga error-error. Ngayon, mag-update tayo about error 12 mga ka-OSI. Magpapalit tayo ng connector using AdPro. Yan mga ka-OSI. Ito yung latest version nila. Yung AdPro na version 5 I think, yung individual terminal. So ayun, maraming salamat Boss Aaron James sa pagkakaloob sa atin ng AdPro. Lalagyan din natin yung NMAX. Pero ipapakita ko dito si Ian, lalagyan natin ito. Upgrade from MC4. And then, tingnan natin yung mga features din ito mga ka-OSI. So, yun mga ka-OSI, samahan nyo ako. Let's go! Laman ng package na to ay tatlong terminal na block. Yan. At isang heat shrink. So, check natin yung laman ng terminal block na to, unang-una. Yung components niya. Siguro stainless to sa itsura niya, mukha naman siyang stainless. To yung tornilyo niya. Okay. Then yung cover niya, aircraft composite na cover, yun ang nakalagay sa kanyang feature. And then 8mm na nut, tapos dalawang terminal na ring type. Yan. At ito mismong ceramic na fireproof. So, fireproof to. Yan. So, ang component niya mga ka-OSI is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim na component. Tapos, ganito lang siya kaliit. Yan, oh. Ganda. Itong MC4 yung ginagamit ko palagi. Dalawang terminal siya na magkasuksok na ganyan. Yan. So, ang component niya para sa isang terminal is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. So, dito sa AdPro, sa 2, 3, 4, 5, 6, tas 7 para sa heat shrink, 10 component tapos 6. Ang problema dito mga ka-OSI, this is not fireproof kasi puro plastic to. Pero dito mga ka-OSI, ito yung mahalaga na fireproof to. So siyempre, bakit mo naman susunugin yung motor mo, di ba? Ibig sabihin lang, yung tolerance niya sa heat mas mataas. Ito kasi marami kong nakikitang MC4 na nalulusaw pa rin. Pero mga ka-OSI, itong MC4 pa rin ang gamit ko hanggang ngayon kay OSI yan. So wala naman ako naging problema dito. Pero mga ka-OSI, bakit hindi natin i-upgrade sa much better na tolerance sa heat, mas maganda yung pagkakagawa niya, mas maliit. Teka, tingnan natin ah, yung haba nitong MC4. Okay, tingnan natin mga ka-OSI ha, yung kung gaano siya ka-compact. Oh. Halos tatlo na yata nito, oh. Dalawa. Pero hindi naman ganyan yan. Ang sa AdPro, pag ganyan yan usually. Tatlo yan. O, ganyan yan. Tapos ito, gantong kahaba, tatlo. So ngayon, fireproof daw siya. Check natin kung totoong fireproof. Sa 10 seconds natin na paglalagay, ito-torch natin. Tingnan natin kung ano mangyari sa AdPro. By the way, itong cover ay hindi ito fireproof. Ito ang fireproof. At dito nakalagay yung mga terminal natin. Ginagamit to sa mga matataas na current, lalo na sa mga e-bike, sa mga oven, yung malalakas yung current talaga.
hindi ito nagkakaproblema. Ayan. So, tingnan natin kung fireproof talaga. And then, ito din, check natin kung ano mangyayari dito pagka tinorch natin. Okay mga kaosi, check natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo! Sunog, oh, 10 segundo pa lang. So, ayan mga kaosi. Pero grabe naman to. Siyempre, sa mga motor natin, di naman mangyayari yung ganyan. Pagka nagkaganyan yan, eh, matindi na talaga yung sira ng motor mo. Pero yan nga, for 10 seconds, ganyan yung nangyayari sa kanya. So, hindi na natin to ngayon mabubuksan. So, try natin to ngayon, terminal block ng AdPro. So, siyempre ito painted, baka yung paint ay mawala or masira. So, ganun din gagawin natin. Hit din natin siya for 10 seconds. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tingnan natin. So, mainit to mga kaosi. So, walang nangyari sa kanya. Aray ko, init. So, yung gagayahin na lang. So, okay na okay yung block niya. Hindi siya nasira. So, definitely, this is an upgrade. Pero, hindi guaranteed na ang AdPro na to ay pagka nilagay mo ay hindi na magkakaroon ng error 12 mga kaosi. Kasi maraming cause ang error 12. Kapag ka hindi napapaikot ang crankshaft, mga kaosi, instant error 12 na yan. So, pagka start ka ng start, ayaw mag-start, ayaw umikot, instant error 12 na yan. So, maraming cause ang hindi pag-ikot ng crankshaft. Diba? Pwede sa start, pwede sa battery. Siyempre, lalabas din naman ng iba't ibang error. No? Before that crankshaft, kung meron ng mas na-detect na ibang error, mas lalabas yon agad. Kahit anong terminal ang ilagay natin dito or kahit rekta na ang ginawa natin, maaari pa rin mag-error 12. Pero, from ikaw ay nag-upgrade, parang ano lang yan mga kasi side mirror, di ba? Yung stock na side mirror, pinalitan mo na ibang side mirror, siyempre mas medyo mahal. So, itong MC4, maganda rin naman to. Hanggang ngayon nga, ito pa rin yung nakiusiyan. Pero, sabi ko nga, gusto ko rin mag-upgrade para mas maganda rin yung looks at medyo pro. At ito nga, mas matindi siya sa heat. Ayan o, mainit pa rin ang nahawakan ko na, pero mainit. So, ito for 10 seconds, nalusaw na agad. So, sa heat mga ka-OSI, mas okay ang AdPro. Yan. So, alam ko, around 600 or 700 yata ito, kung hindi ako nagkakamali. Ito mga ka-OSI, pwede rin mabasa, walang problema. Sa MC4, ganun din, nababasa din naman talaga yung sa magneto side, doon sa ilalim, yung stator, nababasa din talaga yon. So, walang kinalaman dito ang tubig mga ka-OSI. So, sa AdPro mga ka-OSI, talagang mas nakikita ko na mas okay na terminal to. Kung sa MC4 at sa AdPro, much better to, mas long lasting to mga ka-OSI. At talagang, ayan nga, ininitan ko siya for 10 seconds. Alang nangyari sa kanya. Itong cover na to ay hindi fireproof. So, wala namang kaso doon. Mahalaga. Itong terminal na to mga ka-OSI. Matibay to. Kasi dito mo ikikrimp yun mga kaosi. Ayan. And then, yung contact niya mas mainam. Kasi mga kaosi, ang napansin ko sa MC4, sa mga ganito, yung contact nito naglulus. Ayan. Minsan, nagkakabit ako ng MC4, kahit nakakabit na lahat, nag-error 12 pa rin kasi maluwag ang contact nito. Unlike dito sa AdPro, tingnan natin, kapag ka nailagay mo na yung dalawang wire, and then mahihigpitan mo siya ng 8mm na nut. Yan. Then, ayun, mas matibay ito. Talagang yung pagkakabuild niya, is alam ko, Pinoy made to talaga, hand-built, ni-research na rin to ni Boss Aaron James talaga, na effective talaga to. Yan. Then, mas tight siya, mas maganda yung magiging transfer mga kaosi. Hindi siya magiging corrosive kasi nga hindi siya gumagalaw. Unlike dito mga kaosi, nagbabibrate, may tendency na kumalas siya or sa loob gumanyan. Ayan o, nakapasok na pero gumagalaw pa rin.
Yan. So may tendency yan mga kosi na mag-loose at magkaroon ng corrosive damage sa loob or yung mga umido, yung green-green. Pero dito, hindi siya gumagalaw. So maganda yung pagkaka-construct niya talaga. At pinag-isipan, then yan. Pag napanood niyo yung video na to, kahit kayo, kaya nyo nang ilagay. So pwede na kayong bumili sa Shopee and then kayo na mismo yung magkabit para iwas labor na rin mga kawasi. So yung lalagyan natin ng AdPro ay itong nakaya, no? Nakita-kita, oh, naka MC4 tayo, oh, tatlo yan. Yung namang init nito ay hindi ganun kainit yung ginawa nating experiment. Pero yun nga, exaggeration ng fireproof. So totally fireproof siya. So kayang-kaya niyang i-take yung init ng stator, lalo na pag nag-i-start. Okay, alisin natin itong radiator. Yan. Okay. Then ito, alisin natin. Napakadali lang mga kosi magkabit niyan. Baka hindi na natin alisin dito eh. Pero kung magpapalinis kayo, pwedeng alisin ng stator, ng magneto kung magpapapintura kayo. Okay mga kosi, mukhang itong isa dumikit. Ah, di ko matanggal. Ayaw ba? Mukhang dumikit na. Patay tayo dyan. Ayun, yung isa natanggal ko. Pero mukhang dumikit yung iba. Ayaw matanggal sa terminal. Siguro nalusaw sa loob. Ito ring isa ayaw matanggal. Paano kaya to? Mahirap to mga kosi. So yan, isa pang pwedeng mangyari sa MC4. Siguro dumikit sa plastic yung terminal dahil sobrang init. Nakita nyo naman kanina sa experiment natin, nalusaw agad yung MC4. So palagay ko nalusaw na rin to, kaya ayaw matanggal. Pero yung isa natanggal ko ito. Pero itong dalawa ayaw, dumikit na. So sa AdPro, hindi to mangyayari dahil may bolt at madaling i-access na tanggalin. So ayan mga kosi, medyo naperwitcho tayo dito sa MC4 dahil kailangan ko ngayon i-cut ng lagari para mahugot. Ah. Yan. Woo. So ito mga kosi, inalis ko yung stator ko. So ayan, mga kalawang-kalawang din yan. Ganun din naman, nagkakalawang din kahit pinturahan. Talagang maintenance lang ang kailangan nito. Para sa maintenance, I will not recommend MC4 anymore. Kasi hindi nga talaga siya natatanggal. So ayan, oh, dumikit na. Nilagari ko siya para matanggal. So para sa maintenance nito, mas madaling alisin yung AdPro kesa sa mga MC4. Kasi nalulusaw to, siguro dumikit yung terminal, kaya hindi ko na mahugot. So, di ko naman dapat tatanggalin yung stator, pero kailangan tanggalin para lang maputol yung mga terminal. Ayun nga lang, sumobra igsi na nito, hindi ko tuloy alam kung kakayanin pa. So, ito yung mga patangay ni AdPro. Lalagay lang natin dito yan. Ayan o, sakto o. Oh. Tapos i-crimp natin. Okay, na-crimp na natin yung isa mga kosi. Sobrang tibay niya. Wala akong masabi. So, di rin siya mahuhugot talaga. Yan o. Then, yung shrink tube na patangay, shrink lang natin. Wala akong posporo dito, kaya yung butane na lang. So, ingat lang kayo. Yun. So, ganun lang din yung gagawin ko sa dalawa. So, ayan mga kosi, na-crimp na natin lahat. Ayan. Then, lagay na natin sa KOC yan. Nalagay na natin yung AdPro. Medyo mahirap lang talaga. Dahil marami na akong putol sa stator ko. Pero ayan, okay naman siya. Ang problema, mas maliit na form factor. Dito sa part na to, tinagal ko lang yung mga tape, electrical tape, para umabot dito. Medyo maiksi na talaga. Di na kasi abot talaga yan. So, ayan mga kosi. Goods na goods talaga itong AdPro na ito. Wala tayong maging problema dito. Fireproof siya. Small form factor.
Hindi siya magkaka-umido. Long lasting talaga yan, mga kosi. So, mura lang yan. Upgrade talaga yan kung ikaw ay naka-stock. Mag-add pro ka na. At kung naka-MC4 ka, ayun nga, kagaya ng nangyari kanina sa akin. Hindi ko mahugot. Madali lang alisin to. Tornilyo lang. And then, 8mm na bolt. Ayan, oh. So, yun, mga kosi. Salamat, Boss Aaron James, sa add pro. Siguro hanggang dito na lang muna. Always ride safe. Peace.